Hi guys! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung diet o kaya yung mga food na dapat natin kainin para mapataas yung progesterone level natin. Pero bago yun guys, ano ba kasi ang role ng progesterone sa atin at gaano to ka-importante sa pagbubuntis o at sa pagtatry natin na mag-conceive? So, ang progesterone, guys, ang nagme-maintain ng normal size at magandang size ng lining ng matres natin para ma-prepare yan sa implantation. Yung implantation na sinasabi ko, guys, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about this, pag na may na-fertilize na egg, pag yung sperm at egg ng babae ay nag-meet at na-fertilize yun, magiging embryo ang tawag at magta-travel yun papunta dun sa matres natin at magkakaroon ng implantation, yung pagkapit nun sa matres natin. So, ang progesterone ang nagme-maintain ng normal size at magandang surroundings ng lining ng matres natin. Ang progesterone din ang nagme-maintain ng healthy at regular na menstrual cycle natin. Sa edad 35 guys, mag-uumpisa nang mag-decline yung progesterone hormone natin sa katawan natin. So, syempre, kailangan na natin mga nutrients, mga supplements, at of course, importante yung diet natin. Ayan, ano yung mga food na content ng high progesterone? Number one, yung magnesium-rich food. Ang example nito guys ay dark chocolate, legumes at avocados at yung mga healthy nuts. Yun yung mga magnesium-rich food. And then number two, vitamin B6 foods. Ang rich dito, yung mga fish, yung mga fishes, especially salmon and egg and carrots and milk. Itry natin guys hanggat maaari piliin yung natural milk, yung pasteurized milk. Yung pasteurized kasi guys, yung mga halimbawa yung mga baka, yung mga pinagkunan, yung mga grass yung kinakain nila. Tapos pasteurized yung talagang nasa rangko sila, hindi yung nakakulong lang sila at yung mga kinakain nila yung may mga halong chemicals yun. Titignan natin pasteurized milk. And then yung zinc-rich food. Halimbawa dito guys, yung shellfish, seeds, yung mga seeds, yung mga pakwan, butong pakwan, ganun, yung mga butong pumpkin, yung mga ganun, healthy ang mga yun. At rich din sa ano yun, diba? Sa healthy nuts. And then whole grains, dark leafy vegetable, and then low-fat yogurt. Pipiliin din natin yung mga ingredients ng mga bibili natin, lalo yung mga processed food. Yung mga yogurt, low-fat siya. And, ayan kung napansin nyo guys, lahat ng mga na-mention kong to, diba sa, dun sa previous videos ko na content ng mga vitamins, andun lahat to, diba? Kaya, ayun nga, herbal din yung medicine na yun. And then, nag-combine na lahat yung mga kailangan ng TTC. At na-formulate talaga yung vitamins na yun, guys, for TTC lang. And then, after mong mabuntis, so once na may positive result ka na, tigil mo na. Mag-switch ka na sa complete vitamins naman na ng buntis. Na-invento lang talaga for TTC. Ayun yung mga hormones, it balance hormones, and then yung mga menstrual cycle, ganun. At may study rin guys na pampababa ng estrogen kasi nga sabi ko, pag mataas yung estrogen natin, mababa yung progesterone. Para mababa yung estrogen natin, exercise, exercise. And avoid na lang natin yung mga estrogenic food. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga video ko na kailangan natin i-avoid na contain ng estrogen, na mataas ng estrogen na mga pagkain, panoorin nyo yun guys at para malaman nyo yung maiiwasan natin mga food naman. Yun lang guys, thank you so much for watching and click the bell button guys para ma-update kayo sa lahat ng mga videos ko. Ma-notify kayo agad kung may bago akong video. Thank you and please subscribe, like and share at pwede kayong mag-request kung may gusto kayong gawan ko ng video at titignan natin kung magagawan natin. Thank you and God bless. Bye-bye!